Hello mga Tropa Pits, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa gulong. Sa mga magpapalit ng gulong dahil ito ay upod na o kaya naman sa mga mag-upgrade, ito, alamin natin yung mga dapat nating malaman sa pagpili ng gulong na nababagay sa ating mga motor. Bukod kasi sa outside appearance, sa mga design, sa itsura, ay importante din yung kanyang specification. Kasi yung gulong natin dito sa lugar natin sa Pilipinas ay may dalawang klase. Ito yung standard design at saka yung metric design. Halos nagkakapareho lang yung kanyang specification, nagkakaiba lang siya sa sukat. So ito yung una nating design. So ito yung una nating design, ito yung standard design. Ito ay may 2.5 by 17. Ayan siya. Yung 2.5 na to is around, ito ay inches. So 2.5 inches siya. Yan. Yung 17, ito yung sukat ng rim. Siyempre, yung kakasya yung gulong na to sa size 17 na rim. So 2.5, malalaman mo to dito sa ating metro. So yung lapad niya is 2.5 inches yung taas. Tapos yung kanyang lapad ng gulong sa harapan is ayan, 2.5 inches din. So ito yung standard design, 2.5 inches yung lapad at yung kanyang taas is 2.5 inches. Isama nyo to kasi nandito yung pinaka-bid niya, hanggang dito pa yung gulong niya. So ayan, 2.5. Ito yung mataas na gulong. So ito naman yung metric design na tinatawag. Ito naman yung tinatawag nilang low profile na gulong. So ayan, 180 by 17. So yung 17, alam nyo na kasya to sa 17 inches na rim. So yung 100, ito yung lapad ng gulong, yung width. So yung 80, ito yung tinatawag na aspect ratio. Ito ay ginagawa nilang percentage. So it means 180% ng 100 itong lapad ng gulong. So nga pala, millimeter ang sukat ng metric. Kaya nga metric siya eh. So millimeter. So kung ang 80 ay percentage, so i-divide natin siya sa 100, magiging 0.8. So 100 times 0.8 is equals to 80 rin. 80 millimeter. So ito yon. Ito siya, 80 millimeter. So ayan, wala rito. Ayan, 80. Ito, to 80 millimeter. So, ayan. Ayan, 80 millimeter. So, ito pa yung isang sample natin para lalo nyong maintindihan. So, meron din ako rito 70 by 90. It means ito ngayon 90. Aspect ratio is 90%. So, 90% ng 70. So, 70 millimeter. 90% ng 70. 70 times 0.9 is 63. So, itong taas ng gulong natin is 63 millimeter. So, yung 70, sabi ko nga, yung width, ito yun, yung lapad. So, yan, makikita nyo. Yung lapad ng gulong natin is, yan, 70 millimeter. Yan, yan. So, yan, alam nyo na. So, alam ko na kung anong gusto nyong design ng gulong. Itong metric design o yung low profile. Ayan. So bukod sa sukat, ang pinaka-importante sa lahat siyempre is yung speed rating at saka yung load niya. Yung load niya. So nasaan yon? Ito yon. Ito MC, yan motorcycle. Ito yon. Yeah, 52P. So meron na akong chart dito. Ayan. Ito yung speed niya. So yung 52, ito yung load. So 52, 200 kilogram yung kayang i-load nitong gulong ko. Then yung P naman is 150 kilometers. So yung motor nyo is kunyari is hindi naman kalakihan. So pwede na medyong mas mababa. Kunyari yung load, yung bigat naman ng motor nyo is nasa manual naman. For example, 100 kilogram lang siya. So pwedeng sa mas mababang numero. Na syempre na meron kayong limit or meron kayong dagdag na load kasi nga mas mataas sa actual na load, syempre mas maganda, hindi yung
tutukan. Then sa ganun din sa speed, kunyari tumatakbo kayo ng 120, so ang kunin yung gulong ganito, 150 firin or M, yan, para sure kayo na hindi bibigay yung gulong nyo pag tumatakbo ng ganun kabilis. So ngayon tingnan nyo na yung gulong nyo kung tumutugma sa performance ng sa performance nyo at sa bigat ng motor nyo. So yun, so kaya siya ay napaka importante. So ayan, bali final tayo. Unang-una yung sukat. So alam nyo na kung anong sukat ang gusto nyo. Siyempre bukod sa outside appearance ng gulong, siyempre yung sukat. So magsukat na kayo. Importante yung hindi siya sasabit o tatama sa motor nyo. Then pangalawa, yung speed at saka yung load. Kung gaano kabigat yung motor nyo, is dapat mas mataas yung load na kaya siyang i-handle ng gulong nyo. At ganun din yung speed. Yung speed nyo, mas mataas din dapat yung kaya ang i-handle ng speed ng gulong nyo kaysa sa speed nyo. So, dyan, kaya gumamit kayo nitong chart. Yan. So, ayan na. Pinakita ko na sa inyo. So, pakita ko rin pala yung iba nga palang gulong or karamihan pala ng gulong is meron na rin pala silang ditong load at saka yung PSI. So, ayan. Kaya yan, medyo mapapadali yung pag ano nyo, dito pala makikita nyo na yung kanyang kayang i-handle na load. Ito naman yung kanyang tire pressure. Medyo dapat sakto lang kayo or medyo mababa ng kanti dahil habang tumatakbo naman kayo is mag-expand naman yung hangin sa loob. Kaya tataas na rin yung kanyang tire pressure. So ayan na, naalaman nyo na yung sukat, yung specification na kailangan nyo. Dito na tayo magkakatalo kung anong brand ang bibili nyo. So andyan yung mga high-end na gulong, Michelin, Dunlop, FDR, Corsa, Michelin, Swallow, yan. At saka naman yung mga low-end na tinatawag natin. Siyempre yung all-time favorite na Leo Tires, Ruder, ayun. So ito na lang yung aking may papayo. So yung kung ang gulong mo ay nag-a-average ng 1,000 pababa, eh yan ay low-end. Kasi yung mga Leo Tires around 500 to 600 lang yun eh. So yung 1,000 to 1,500, yun naman yung mid-end. Yung mga 1,500, yun naman yung magaganda talaga na gulong. So yun, so ang mga ito for my experience lang, yung magagandang gulong, hindi sila hindi naman kinukonsider na matitibay sila. Ang number one talaga nilang inaano is yung performance, yung mga high-end na gulong. Yung kapit na kapit sila sa daan, hindi ka dudulas. Kasi number one sa mga high-end na gulong, yung inyong safety. So sa pagpapapalit, ibig sabihin, kaya nga sila mahal at kaya nyo naman bilhin. So wala naman problema sa price. Ang inyong safety lang. So yan, binanggit ko na yung mga brand na magaganda at saka yung mga low-end na gulong. So kayo na mamili sa mga yan. So hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muling video ulit. So pag-usapan naman natin yung kung ano mas maganda, yung tubeless o yung tube type na gulong. So hanggang dito na lang. Paalam.